morning, guys. Welcome to my channel. This is Tata. Our video for today. This is Toto. This is Carlo. Punta kami ng Davao. So, road trip to Davao. Davao to Cagayan. Ako, good luck. So, ngayon, nandito muna kami sa may Libungan. Break time. Ayan, kumakain ng burger. At nag-CR din. So, tingnan natin ano oras tayo makarating ng Davao. Time check is 6:30 in the morning. Okay guys, ayan na, nandito na tayo sa Davao City. Ang travel nga pala namin guys is 5 hours, yes, from Cotabato City to Davao City. Dumaan na rin kami dito sa may diversion road. Kaso, matraffic pa rin dyan sa area na yan kasi may kinoconstruct sila dyan. Hindi ko alam kung ano yung hinuhukay nila dyan sa area na yan. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa SM Lanang. So, dito na kami muna nag-lunch dahil yung check-in namin sa Orchard Hotel mamaya pang mga 3:30. Iniwan muna namin yung mga gamit doon. So, dito kami nag-lunch sa Mang Inasal. Ito, habang naglalakad kami dito, tapos na kami kumain, guys. Yes. So, pumunta na rin ako dito sa Miniso dahil meron akong binili. Then, dumaan rin kami sa grocery para bumili rin kami ng mga iba pa naming mga pagkain. So, habang naghihintay kami, so, dito muna kami nagtambay sa baba. Ayan, naghanap si Carlo at saka si Lovelove ng upuan dahil sobrang pagod na si Lovelove sa kakalakad dito sa SM. At syempre, nagdrive pa siya kanina. So, ayan, pakita natin ay tsura nilang dalawa. Sobrang pagoda ni Lovelove. Dahil yun na nga, ang layo ng biyahe. Tsaka first time naming nagbiyahe ng Cotabato to Davao City. Okay? So, ayan. Ayan na si Carlo tsaka si Lovelove. Parang mga lantang gulay. Hindi ko alam, lantang gulay ba or sobrang busog lang. Hi guys, Davao na. So, dito pa rin kami nag-stay sa Orchard. Ang aking favorite na stayhan dito sa Davao. Mura na. At saka syempre, malinis. So, bukas, ipms na namin si Utoy. Kaya ito yung aking place. Okay? Hindi ko na ito i-tawag na ito, room tour kasi meron na akong vlog about dito sa Orchards. Okay? So, time check is 3 o'clock in the afternoon. Yes, ito yung check-in namin. Okay? Guys, Miniso. Punta kami ng SM Lana. Ito ang nabili ko sa Miniso. Open natin. Yes. Bumili ako ng headset. Ayan. Tapos, ito yung headset ko. Next, bumili ako ng lalagyan ng water. Ayan, lalagyan ng water. Sana, kunin ko sana yung kulay pink. Pero sige, ito na lang, black na lang. Ayan. Guys, itong lalagyan pala ng water, ang price niya is 200, ayan, 249. Then, ito yung headset ko. Alam mo, guys, kahit mini-so lang ito, guys, kwan siya.
matibay siya. So, ang color niya na, color pink. So, ang price niya, magkano ba siya? $399. Yan. So, ang total na nabili ko lahat is $648. Tuwang-tuwa talaga ako yung sa lalagyan. Meron sana pink doon, kaso baka magalit si Love Love. Type ko pa naman sana yung pink. Tapos, ito. Itong headset na color pink din. So, guys, dito kami nagstay sa Orchard Hotel. Ito yung kanilang lobby. So, nabayaran ko pala dito, guys, is $1,800. Good for 3 person na. Kung may mga barkada kayong kasama, goods na kasi $600 each kayo. Maganda naman yung place at malinis. Hindi na pala ako mag-room tour dito, guys, kasi meron akong video about dito sa Orchard Hotel. So, punta tayo dun sa likod. Dito sa likod nila, yung daanan dun, meron silang parking lot. Tapos, dito naman sa gilid, merong tables and chairs na pwede kayong kumain. So, dito lang sa gilid yung aming room. Okay, guys. Nandito tayo ngayon sa room. Para ipakita ko muna sa inyo yung aking pag-PMS ko kay Utoy or ang aking BRV. Low maintenance lang siya, guys, kasi nakatambay lang naman to sa bahay. Kaya low maintenance lang siya. So, titingnan natin kung ano yung mga binayaran ko. So, yung pag-check up ng change oil, oil filter, DP washer, grease pad, grease pin, brakes, parts of cleaners, at saka body bolt tightening, check brake, and tire condition. So, ang total na bayaran ko is $2,059. Then, sa next naman, ito yung ito naman yung semi-synthetic oil. Ayan yung price, guys. Cartridge oil filter, washer, drain plug, brake and parts cleaner, grease pad, grease pin. So, yung total is, ayan, $3,668. So, yan ang binayaran ko, guys. So, ang total nito mga 7 plus lahat ang nabayaran ko. So, yung, kung nasa Davao ka lang, magpa-PMS ka, okay lang. Kasi kami, nag-travel pa kami from Cotabato. So, yung gasolina namin papunta doon at pabalik. At saka, yung stay namin sa hotel, yung pagkain pa namin. So, talaga natin, mga 20K talaga lahat yung gastos ko. Yes, guys. Medyo mahal siya, guys. Pero kung nandiyan lang makay sa Davao City, so, hindi kayo aabot ng mga siguro mga 20K. Siguro mga abot lang kayo ng mga 10 to 15. Depende sa maintenance kung talagang bara-bara nyo ginagamit yung sasakyan. For sure, malaki yung babayaran nyo. Kaya, ayun. Bukas, maaga pa kami aalis. So, punta kami ng Cagayan De Oro City. See you in Cagayan De Oro. And guys, day 2 na dito sa Davao. So, kanina mamunta kami dun sa Robinson, pero hindi ko na pinakita yung one. Ano to yun? Yung nagbili lang kami ng chichirya. Yes. Tapos yan. Dito lang, tambay. Simula kayo ng umaga. So, time check. Alauna na. So, kukunin na ni Love Love yung sasakyan dun sa Honda. Then, magpapagasolina na siya. At ipapark niya na dito sa likod. Then, bukas, ready to go na kami. Punta naman tayo ng Cagayan De Oro City. See you, Cagayan De Oro! Good morning, guys. Ayan, day 3 na namin dito sa Davao. So, time check, 4:30 in the morning kami umalis. So, siguro nakalabas kami ng Davao City mga alas 5 na ng madaling araw. So, ito talaga yung first time namin nag-travel ni Love Love magpapuntang Davao to Cagayan De Oro. So, hindi namin alam yung mga ito yung daanan. So, nakaasa lang kami kay Waze, guys, kasi hindi nga talaga namin sure kung saan kami dadaan. Pero itong area to, Buda area na to, guys. Ayan na yung magandang sunrise.
kami sa may Buda. Area ng Buda, guys. Ayan. Going to Cagayan De Oro City. Galing kami ng Davao. Davao City. Road trip ni, kung ito, ni Utoy. So, nandito na kami sa Quezon, Bukidnon. Yes! And guys, at sila doon nagpahangin kami ng fire. At isa kong kasama dyan, si Carlos Sleeping Beauty. Ako nakagarito dahil mainit. Hindi kasi pwede maglagay ng unan dito sa gilid kasi may side mirror. Guys, maramag na daw kami according kay Waze. Hindi ko alam kung may truck o sa gitna. Uy. So, nandito na daw kami sa maramag. Maramag to Cagayan De Oro City via Talakag ang aming way. So, dadaan kami sa parang pinaka-shortcut nito sa Panatukan Bukidnon. Yes, Panatukan ang papunta ang road namin, guys. Kasi yun lang yung tinuro ni Waze. So, doon na kami susunod. So, hindi namin alam saan kami papungo dahil ang aming pagpunta ng Davao to Cagayan is adventure. Ayan, adventure kami pagbiyahe. Meron kami kinintuang gasoline station, guys. So, nag-ask na lang kami kung saan mas maganda. Ang tunuro nila is yung Malaybalay and Valencia. So, doon kami dadaan, guys, ang layo pa. So, nag-decide kami, dito na lang kami dadaan sa Panatukan, Bukidnon. Kasi alam namin, medyo para maaga rin kayo makarating ng Cagayan De Oro City, guys. Okay naman yung daanan. Sabi nila critical, pero nung dumaan kami, hindi naman siya critical. Yung lugar is wala masyadong mga bahay. Yes, wala masyadong bahay. Pero may mga sasakyan na namin kami kasalubong. Yan lang, maganda kasi walang traffic. Yan. Yan lang masabi ko, wala talagang traffic. Maganda siya. Dapat yung mga sasakyan nyo, pag nagbibiyahe dito, dapat kondisyon siya, na magandang kondisyon. Kasi mahirap pag nasiraan ka. See you! Cagayan De Oro City! Excited na ako!
kabukiran. Ayan ang mga kabukiran. Ayan guys, pansin nyo, wala masyadong bahay-bahay. So, kung mag-travel kayo, yung sasakyan nyo dapat nasa kondisyon. And the kabukiran. Aray ko! Okay guys, panoorin niyo yung part 2 nitong vlog na to at marami pa kang ganap doon sa Cagayan De Oro City. See you in Cagayan. Bart. Okay ka lang? Oh, mo gracious, still toyok mo.